papasahan ng bola ng Entity 7. Yung role ni Trilingue. Sorin dito ay very important. Kung sino ang pipiliin niya will dictate a lot about how this tempo will go for Homeboys and for Entity 7. The way they're going to pull off this Edith. And once more, na kanina pa nakakatapat ng Homeboys na merong unting changes lang naman ay malaki rin ang magiging impact, pero grabe yung pagkakapok kay Sorin. Kala ko na agaw ni Erwin yung purple buff ni Chibi kasi matagal niyang minamanmanan. Kasi may wall siya eh. May, oh, grabe. Sorin? Masakit yung... Ang sakit yung... Oh! Just a second delay. Just a second late. Pero kaya sana nila yung first blood. Fortunately for Erwin ay naka-flicker siya na mabilis. Oo, mabilis din naman ang kanyang reaction time. So is chance. Naka-flicker out siya agad-agad right before tumama yung combo ni Udil. And kung meron tayong isang gustong or interesting na tinitignan, ano, grabe ang walang nag-purify at all sa Entity 7 din. Sabagay, hindi naman nila kasyadong kailangan. Pero for Homeboys, dalawang napilitang gumamit ng Petrify. Ay, ng Purify. Kasi it's gonna be hard considering na kapag na-crowd control, gama sa kanyang damage shot po, Chibi daw. But, naiwasan pa niya yung Earth Shatter and thus getting a kill. Wow. Tingnan mo ang performance ni Chibi dito sa lane. Halatang komportable. Sorin, no? At gamay na gamay. Pero kung may gamay na gamay rin pindutin si Sorin, yung mga recall yun, kasama yan nung Cho. Kasama yan sa combo niya ng ano, Way of the, Jeet Kune Do, Way of the Dragon. Jeet Kune Do, Shun Po, Way of the Dragon, tipi-tipi. Way of the Dragon ulit. Okay, wala. Wala pa. Wala pa level 4 eh. Oo, hindi pa naman sila level 4. Pero ngayon, asahan din natin yung mga potential reset ni Erwin kapag maganda ang mga latang. Hindi ko lang alam kung ano na yung magiging dynamics since iba na rin yung... tinitingnan nating maka nangyayari pag Lord Dance ngayon. Oo nga, no? Diba? Parang hindi na siya sobrang nagiging babaran. Pero katulad na lang yan. Ayan. Meron na agad. Earthshatter? Earthshatter ginamit onto Sepat. Wala lang. Just pokes coming pokes in from Udil. Nagkakaroon ng mga palitan ng ating mga teams. Pero all these are attempts namang zone out para makuha ni Chibi ng walang kahit anong panggugulo yung turtle for Homeboys. Walang bahid. Kahit anong panggugulo at pang-istorbo mula sa kupunan ng Entity 7. Ito yung si Sorin. Ayan na eh. You cannot spell Sorin without TP eh. Okay, favorito niya talaga ito eh. No? cannot spell Sorin without TP. Hindi ko lang napansin. ano da? Pero... Ito yung pinapakita lang ni Sorin how dominant he is when it comes to jungle invasions or sabihin na natin map control. Mm-hmm. Dahil yung vision lang is enough. Way of the Dragon Flicker coming in from Sorin. Tempest of Blades, pero may brilliance na gagamitin para makatakas itong si Chan. Tantsado yung Way of the Dragon. Tantsado yung flicker mula kay Sorin. Pero fortunately for Chan ay meron naman din siyang ways para makatakas at mabuhay. That's the order of brilliance na pinag-uusapan natin dito. At kinapos din naman ng mga blades kanina itong si Chibi para kuhain yung kill. Pero kung hindi man sila nagtagumpay sa mid lane, ay mukhang meron silang mabilisang ikot na gustong gawin dito sa top lane natin. Mabilisang gank sana, but hindi naman nila itutuloy ulit dahil wala kang sipa pa. No, ito si Sorin, kaka-up lang din at kaka-cool down. Masyado pang kalmado, kumbaga, ang ating Land of Dawn. Mm-mm. To a point na isa pa lang yung nakukuha ang kill. Yep. Actually, ito ang isa sa mga pinaka-hindi na maksyong early game yata na nakita natin sa mga previous games dito sa sering ito. Pero ito na yata yung aksyon. Sisimulan na sa kanilang attempt na kuha yung security dito sa itaas. Sasapat ba yung alalay ng kanyang mga kasama? Mukhang hindi dahil si Hayden Bushman ay narito. Udil. Medyo makunat-kunat yata si Udil at nababaligtad pa with the Primal Wrath. May Purify pang nagamit with the Wild Charge ay medyo na-cancel out at hindi na masyadong napakinabangan. Homeboys ay nakapalibot dito sa bandang itaas at susulitin na nila ito. Kill on to Erwin na hindi magiging matagumpay kasi nandun yung Chaos Assault from Chan. May kasama pang flicker to get the double kill dyan at madedepensahan ng Entity 7 yung Tore. Masyado nang nag-overcommit yung Homeboys. Ang tagal nilang i-commit yung kill against dun kay Erwin. Thus, Chan, nakakuha pa siya ng sabihin na nating chance na
makapag-chaos assault at kunin yung buhay ng dalawang members. Penalty zone sa dalawa. Nandiyan din naman si Zorn para mag 8 for response. But it's gonna be Iron Bush because of the retry na meron siya. Chan is here as well. Ang daming knock-up na nangyari doon, Josh Cakes. Pero hindi pa yata tapos yung mga knock-up na yan kasi meron pang Tempest of Veins tapos mapapatay si Marquinho nung Vengeance Strike. Wala na yung chaos assault pero mabilis lang yung cooldown. Way of the Dragon ginamit na doon pero Udil is down. So sina Sepat and Zorn ay mukhang mag-out na lang. Kailangan dumepensa, lalo pat mukhang mid lane ang punterya. Ngayon si Nets ay nasa nakakasakit pala. Kay Chan, akala ko siya yung nasasaktan pero nung tinamaan si Chan, napaaray eh. Kahit ako napaaray ako doon sa nakita ko eh. Yung Mecha Lex ay ramdam na ramdam dito kay Nets. Kaya natin namimiss ang kanyang Bruno performance. Saka, kung meron man tayong in-game keys to victory para para sa Entity 7, beware of map split push. Beware. Oh, kasi ito yung pinaka kay Nets eh. Ito yung tumatak sa kanya, yung Bruno niya na Isipin mo yun, kapag lumawak yung range mo with the passive of the Malefic Gun, kung kunuha man niya, eh di mas mapapadali sa'yo na panatilihin yung Mecha Lex passive. So, all this time, ganun kalaki yung chunk of HP na natatanggal mo mula sa kalaban. Pero speaking of, si Erwin yata ay gusto rin tanggalin ng homeboys. Napatubad na nga siya dito ni Sepat at magdadive sila dito sa tore. Pero mag-out na lang din muna. Nakuha na nila ang kanilang gusto at nakakakontrol pa unti-unti ng mapa. Neto si Fury naman, although once pa lang naman siya nakukuha ng homeboys dito, hindi niya ma-replicate yung nangyayari kanina nung game number 2. Dahil hindi din siya makakuha ng space. Marquinho daw, makaka-earth shatter ng dalawa. Si Zorn ay look at that combo. Jeet Kune Do, tapos TP sa dulo. Jeet Kune Do, TP-TP. Alam mo, pagka nakikita ko yung Jeet Kune Do, kinakabahan na nga ako kung may kasunod eh. Chine-check ko agad kung may flicker bang available. Oh, napapasigit ka. Ay, wala. Okay, wala. Okay lang. TPP lang yun. May Way of the Dragon bang available? Ah, wala. Pero kung meron, hanggat meron siyang Jeet Kune Do. Hanggat gumagalaw si Zorn. Kakabahan na tayo. Pero one more thing to note. Ayan, na-pick up na rin ni Nets yung kanyang Berserkers. So, kanina wala pang Berserkers yung damage siya sa lagay na yon. Papaano pa ngayon na nakuha na niya? Pero GB versus Fury! Dito sa top lane natin, makukuha ba niya ang kanyang 4 blades? Nandito na rin naman si Udil para tulungan siya and he will take the kill. Zorn na mag-isa rito. Grabe ang kanyang nagiging panggugulo at pagkuha ng atensyon! Umiista after step pa eh. Sabi niya, up. Wow! Ganun pa yung ginagawa. Talagang nangaasar lang si Zorn. Ibang klase. Kahit nasa bush, kahit walang nakakita, kailangan pinipindot niya yung recall. Naiwasan. May sipa doon. Kaya pa ng damage nila Odile. Ay, hindi pa kukopya ng Primal Wrath. At mukhang low na rin si Marquinho. Nandun si Sepat. Dinaan sa maso. Wala na yung Way of the Dragon ngayon. Kaya sa salt nandiyan na rin. Pero apat! Ang nahuli ng penalty zone. At napakagandang follow-up pala rito kay Odile. Ngayon naman ay kinakailangan na talaga nilang umuwi at tumakbo. Dahil hindi na biro yung kinokontrol na espasyo ng homeboys. Iniisa na yung mga tore. Yung outer turrets ay nawawala for Entity 7. This is just 8 minutes of action. Pero may Winter Crown si Sepat. Isa sa mga prioritize niyang item ay Winter Crown. Nagugulat na lang tayo eh. Kahit si Zorn kanina, on the Akai, fleeting time, ang inunang item. Diba, sobrang talino nung move na alam niya kasi na maraming overcommitment na pwede siyang gawin. Yep. All throughout. Dahil si Zorn, single target yan. So ako yung kukuha ng responsibilidad na kumuha ng setup. And right after that penalty zone, sakto naman din yung damage na nandyan si Nitz at nandyan si Odile. Replay muna tayo dyan. Penalty zone, hampas lang maso. Wow! Now, lahat ng atensyong binuhos ng Entity 7 kanina doon sa nag-penalty zone na Sepat, na Terizla ni Sepat, ay nawalang bisa. Dahil na Winter Crown niya lang din lahat ng yon. So now, they will attempt to take control of the Lord Pit. Nisimula na nga ni Nets yan eh. Ati na siya! Tapos yung next item niya, Winter Crown. Sinong mag-iisip doon? Basta ako, wala pang Malefic Gun si Nets. Ha? Meron na siya, Haas, Berserkers, Malefic, Roar. Pero hindi Gun. So,
If I were NTT 7, kinakailangan talaga mag-ingat muna tayo. Mag-rely sa ating wave clear na hawak-hawak. We have the Clint, we have the Lunox. Pero we have to be very careful about using yung crowd control and engage skills na meron or initiation skills na meron tayo kasi pwede naman nila itong i-one time, big time, may kanina sila. Naman. Pero kailangan muna nilang ma-pull off yung required na conditions. Oh, yung prerequisites, kumbaga, ng pagkakaroon ng ganitong glass cannon lineup na meron ng NTT 7. Now, look at Sorn and the rest of the gang for homeboys. Even Chibi. Even Chibi, di ba? They're just waiting for the arrival of three lanes. Ito na nga ba ang tsansa ng wildcard favorites na tapusin ang serye? Ito na nga ba ang tsansa ng homeboys? Nako, kumakatok na sila. Penalty zone, ginumit na nga doon. Si Erwin ang nahuli pero Winter may kaya sa Sol. Nandun na naman yung Winter Crown mula kay Sepat. Pero dalawa ang tumumba mula sa side ng homeboys. Napakataas na nung damage na meron dito si Chan. Napulot na rin niya yung isang wishing lantern para mas mapataas yung damage na kanyang tinatamas. Fury also secures the Malefic Roar at ngayon tatlo ang nawala sa side ng homeboys. Good defense starts from a better offense na pinakita ng NTT 7. Imagine, alam nila na dun manggagaling lahat sa gitna yung homeboys and it's just gonna be Erwin and Chan na gumawa ng paraan para maubos ang buhay ng homeboys doon. Dalawa para dumipensa, make it three kasi nandyan din naman si Sepat. Pero sobrang significant okay, damage ang kayang gawin dito ng NTT 7 considering pero si Zorn, may sipa! Si Fury ang nahanap! Ang pinaka-crucial na member din na ayaw mong ibigay kung ikaw yung NTT 7. Isunod mo na rin si Erwin dahil baka ka-double kill pa si Chibi. Zorn in-hunt down at hinahanap yung iba pang mga miyembro tumatakbo. Samahan mo ng onting TP dahil nakabawi doon ng homeboys. Kakayanin ba nila na tapusin na to o mukhang didisiplina muna at pagpapantay-pantayin ang mga lanes. Pinapantay muna. Kailangan nila mag-ingat. Marami at kumpleto ang impormasyong hawak ng homeboys. But they might just not wait for a Lord objective para mag-attempt kuhain yung inhibitor turrets dahil nandito na sila net sa baba. At medyo nagpaparamdam na talaga ang NTT or ang homeboys dito sa base ng NTT 7. Ito na, unti-unting kumakalma dahil after getting that turret on the bottom lane, mag-reposition ang homeboys at mukhang mag-change ng target. It's gonna be the Lord up in 14 seconds. At maaring dito, pwede nating makita ang magkaubusan kung lalaban ng NTT 7 o maaring mabaliktad na mismo ng NTT 7 ng takbo. Mm-hmm. Glowing one pa lang na secure ni Chan kanina. Ngayon pa lang yung wishing lantern. Pero that's all the more reason for us to watch out kasi yung skin niya ay butterfly. Tapos meron pa siyang magiging dagdag na butterfly. So tataas at dodoble yung damage ng mga butterfly. Pero yung conceal ay ikinumit na nga dito sa gitna. Merong Winter Crown play na naman na nagmula kay Sepat. Magpe-penalty zone na nga ba siya? At ginamit na nga niya on the Fury! Namukhang mauuna na namang mawala dito sa ating teamfight. Udil, currently on a killing spree. Pero mapapawi na ni Chan na currently unstoppable. Kaso it's a double kill for Chibi. Aapatin na naman ba niya muli? Si Marquinho may flicker out.